What's up mga ka-okay? So nandito na tayo ngayon sa ating destinasyon na Manila Islamic Cemetery. Masyaallah, no, isang malaking privilege na maitutur tayo ngayon ni Sheikh Termiti, yung kabatch natin na Tagal Maarif, na siya ring secretary admin dito ngayon sa Manila Islamic Cemetery. Kasi alam mo Ustad, first time ko pumunta dito sa ano na to, sa cemetery. Kasi actually nasa loob siya ng isang sa Manila South Cemetery. Oo. Parang meron lang space doon or binakod talaga, oo. Para sa mga Muslim. Kumbaga binakod na talaga, hindi siya nakahalo sa mga puntod, yes, ng mga. So kung titingnan natin mga ka-okay, tingnan nyo ha. May mga libingan din dito ng mga Kristiyano. Pero ang kainaman nito, nakahiwalay talaga at nakabakot ang Manila Islamic Cemetery. Pinasamahan kami't pasukin at pasyalan at libutin ang loob ng Manila Islamic Cemetery sa kauna-unahang pagkakataon. Dito lang siyempre sa Tambayang Okay sa akin. Okay sa inyo. At okay sa ating lahat. Ito ang Tambayang Okay. Wake up in the morning. Saya na basta. Uy, dito action movie. Ay, welcome po sa Manila Cemetery. Ako ba ang tour guide nito? So, mga minamahal na ka-okay, kung napapansin natin, wala pa pong nakalibing dito, ha? Wala pa pong nakalibing. At eto ang pinakamaganda sa lahat. Kanina, doon sa nung nandun pa tayo kasama ang ating butihing direktor, kung papansinin natin ang disenyo ng Islamic Cemetery na ito, para bang pang magara siya na kung saan, kung iisipin mo, ito ay pang mayaman lamang, pero hindi po. Hindi mga ka-okay. Ito ay open sa lahat. Priority lamang nila ang mga Manilenyo. So wag po kayong mag-iisip ng negatibo na ay pang mayaman lamang ito dahil magara ang kanyang disenyo, ganito. No, maminamahal na ka-okay. Ito ho ay open sa lahat. So isa sa mga plano nila dito is hindi yung nakagawi ang paglilibing ng mga ano no, Muslim, Maranao, Tausug, Maguindanao, lahat na ginagawang pa nila ng mga structure yung libingan. Ang plano daw nila dito, ilalagyan lang ng umbok na onte, tapos lalagyan siya ng grass. Actually, ang gagamitin daw na grass dito pag nasimulan yung paglilibing dito is Bermuda grass na i-order pa daw nila sa ibang bansa. Kasi parang kung isipin mo, kung ito pa lang isipin mo, napakaganda na niya. So paano pa kaya pag naisaayos ng maayos ng uniform na hindi siya katulad ng mga na nakagawian nating cemetery dito sa Metro Manila na nagiging kakaiba yung itsura, no, hindi na mukhang libingan ng mga Muslim. Kaya alhamdulillah, ito ay simula ng isang malaking monumental para sa mga Muslim Filipinos dito sa Metro Manila. Sumaka, okay. Ito ay isang issue o concern ng ilan sa ating mga kapatiran, etong simbolo na ito. Na kung hindi ako nagkakamali, ang tawag nila dito ay geometrical symbol, no? So, according to na pagtanong-tanong natin, ang architecture, tama ba ako, Stad? Ang architecture o engineer na gumawa o nag-design ng Manila Islamic Cemetery, hindi po sila mga Muslim, pero may mga idea sila o nakapagtrabaho sila sa Middle East. So may mga idea sila sa mga bagay na ito. Isa daw na kinuha nilang model para mabuo ang ganitong disenyo ay kumuha daw sila ng mga idea sa mga jamiats, sa ibang bansa, ang mga university sa ibang bansa. Kaya daw lumabas ang ganitong resulta. Hindi daw nila ini-intention yung mga binabato ng ilan sa ating mga kapatiran na ito daw ay simbolo ng ibang relihiyon, ibang pananampalata, ibang paniniwala o ibang grupo. Lahat ng ito ay wala po sa kanilang intention, wala sa kanilang plano, mga minamahal na ka-okay. Welcome po dito sa Islamic Cultural Muslim Cemetery. So ito yung kanilang cultural hall, no? So sinasabi nila na kung saan pwedeng ganapin yung mga janaza, saan pwedeng ganapin yung pagdiriwang sa mga mayit,
At ito lahat ay kasama sa proyekto ng ating procurement team, Isko Moreno Tumacoso, mashallah. Alam mo, para siyang lobby ng isang mall, no? Para siyang lobby ng isang malaking hotel, mashallah, sa Middle East. Hindi man ako nakapunta, pero yun ang sa palagay ko. So, mami na, mahal na ka, okay. Dito naman yung lugar kung saan pinapaliguan o paliliguan ang mga patay, no? So, tingnan nyo, hindi lang cemetery. Kumpleto sila. According dun sa interview natin sa isang butihing director natin, may sarili pang ambulansya na gagamitin sa pagsundo at pagdala dito sa taong yumao na kapatiran nating mga Muslim. So, ito ang lugar kung saan pinaliliguan. Sunna talaga siya dahil ang sunna ay ang lugar kung saan pagliliguan ang namayaban na ay dapat nasa mataas na lugar. Mashallah. Mga ka-okay, dito sa Manila Islamic Cemetery, separated kung saan nililibing ang mga kababaihan at ganun din naman ang mga kalalakihan at ganun din naman ang mga kabataan, separated din dito. Doon sa banda roon, sa bandang may kanan, dyan ang mga kalalakihan. At doon naman sa kaliwa ay ang mga kababaihan. Dito naman kung saan lugar tayo ay nakatayo, dito ang mga kabataan. So katulad nga ng sabi ng isang mga brothers natin dito sa loob ng cemetery is magkakaroon ng room for the staff kasi magkakaroon sila ng 24/7 na offer ng service. Siyempre kasi meron nga naman minsan na mga kapatid natin na dumarating ng hating gabi. Mga ka-okay, pag nandito ka, para ka lang nagpipiknik eh. Mashallah. No? Ang ganda. Hindi ang mo ganda isipin na cemetery hostad eh, no? Mm-mm. Usually, kapag may pumanaw na kapatiran nating Muslim, magkaiba ang lugar kung saan siya paglilibingan, magkaiba ang lugar kung saan ililiguan at pagsasalam. Pero dito, full package. Mashallah. Full package siya. Bakit? Meron ng pagliliguan, meron ng magdadala sa kanya, ambulansya, magamit andito na. Full package ito, mami na, mahal na ka-okay. So, tingnan nyo ah, si Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginawa niyang mainam para sa taong mananampalataya ang kanyang kamatayan. At ang ganitong pamamaraan, way ng paglibing, ay para lamang sa tunay na mga Muslim. Dahil sinabi ni Allah sa marangal na Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Huwag na huwag niyong hahayaan na kayo ay madatnan ng kamatayan, liban na lamang na kayo ay mga Muslim. At syempre, isa rin sa mga may inam na gawin ay ang pagbisita sa mga makbara o sa mga libingan, sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan naman, katulad ng rules and regulation nila dito sa loob ng Manila Islamic Cemetery, katulad ng sabi ng admin na yung mga kababaihan ay hanggang sa loob lang ng cultural hall, na yun nga rin ang mas mainam para hindi rin nakakaroon ng fitna sa paglibing sa ating yumaong kapatid. Pagbisita ay nire-remind tayo sa kamatayan para hindi tayo maging masyadong connected sa dunya. Katulad ng sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kum fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabil." Ikaw ay pumalagi sa dunya or ikaw ay mag-stay sa dunya na parang ikaw ay isang travel. Isa tong dahilan para ma-remind natin yung sarili natin na kullu nafsin dha'ikatul maut. Lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Mga ka-okay, isa na namang araw na ang nating natapos at ito ang pagbisita natin dito sa Manila Islamic Cemetery. So, mashallah, sa lahat ng mga supporters, subscriber natin, sumubaybay lang po kayo dahil marami pa po tayo i-offer sa kanilang mga content, ano? Siyempre, dito lang po sa Tambayang Okay Sa Akin. Okay sa inyo. At okay sa ating lahat. Ito ang Tambayang Okay. Darating Allah, amazing. If you surely have yourself, everyone who's around you, on the day of judgment, Allah will surprise you. If you show good tidings, pray hard 5 times a day, show love to everyone around you. Yeah. If you learn and teach others, still on the day of judgment, I'm sure there is a place for people like you.